Good morning po mga kapuso, tingnan nyo rin po ako dahil maayos rin po ang panahon dito sa Metro Manila. Base naman yan sa datos ng The Weather Company, mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Medyo maulap na yung kalangitan pero yung ating init factor mga kapuso, unti-unti na po nagiging maalinsangan. Posibleng pumalo ng 35 degrees Celsius ngayong hapon. At dito sa Luzon, may mga pag-ulan pa rin ayon sa PAGASA dahil unang-una yung hanging amihan, naapektuhan na po itong extreme northern Luzon. Pero maganda ang panahon dyan sa may Ilocos region. Asahan ng mga pag-ulan dyan sa may Bicol region at ilang bahagi ng southern Luzon. So yung pong hanging amihan, nasa extreme northern Luzon ang epekto ngayon. Sa Visayas, meron ding pag-ulan dyan sa eastern section, tulad dyan sa may Samar at Leyte provinces, at ilang bahagi ng central part hanggang dyan sa may northern part ng Panay Island. Sa Mindanao naman, asahan din po ang pag-ulan. Dulot naman yan ng thunderstorm dito sa may Soxargen region, dyan sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao region. Mga kapuso, kapag nagsimula na po ang tag-araw, ang aktwal na init sa ating paligid ay maaaring mas mainit pa yung inyong pakiramdam. Yan po yung tinatawag nating init factor o heat index at lagi namin babanggitin yan sa mga susunod na araw. Nasusukat ang init factor sa pagtukoy po ng humidity o yung dami ng moisture sa atmosphere. Mas maraming moisture, mas mainit yung inyong pakiramdam. At kapag maraming moisture, hindi po agad natutuyo yung inyong pawis sa katawan, kaya 2 hanggang 3 antas ng Celsius ang karaniwang pwedeng iakyat ng init factor. So kung 35 ang karaniwang temperatura, ang inyong pong pakiramdam ay 38 o 37 degrees Celsius o maaaring tumaas pa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.